si Kristo'y laang magtiis, nang tagumpay ay makamit at sumaatin ang langit. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag nagdaramdam na ang isang babaeng manganganak, siya'y nahahapis sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naaalala ang hirap. Siya'y nagagalak dahil sa ipinanganak na sa sanlibutan ang isang sanggol. Gayon din naman kayo. Nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw nino man. Hindi na kayo kailangan magtanong sa akin sa araw na iyon. Mga ginigiliw ko mga kapatid, bayan ng Diyos, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Inupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo na po ang lahat. Mula sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno, binabati ko kayong lahat na naririto at doon sa mga masugid nating mga taga-subaybay sa live streaming coverage ng ating Basilica Minor sa social media, sa Facebook account, YouTube, Twitter, TV Maria, etc. Isang mapagpalang hapon sa inyo. Hello. Hi. Ayan. Parang nag-iisa lang ako. Hindi kayo nag-iisa. Kasama niyo ako. Nagpapasimuno ng misa. Kasama natin ang Poong Jesus Nazareno. Isang masigabong palakpakan sa mahal na Poon, Senyor. Ayan. Sino mga nanay dito? Itaas ang kamay. Oh. Doon, wala? Ayan. 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 Ang daming mga nanay. Ang ating ebanghelyo ngayon ay tungkol sa panganganak. Nabanggit ni Jesus ang panganganak. Ang panganganak ay isang katotohanan sa ating buhay. Ang katotohanan ito ang nanagtatangis ang mga nanay sa panganganak napapakilala o nakikita sa ating buhay, sa ating pananampalataya. Ang daming mga pagtatangis, ang daming mga hirap at dusa na nagaganap. Itong panganganak na ito ay isang karanasan na merong mabuti at banal na dahilan. Kaya nga, masasabi natin na ang hirap, ang kirot, at ang dusa na nararanasan ay nakakaligtaan, nakakalimutan. Bakit? Sapagkat pagka iniluwal na ang sanggol, hawak-hawak na sa kanyang mga braso, nakakalimutan na ang mga hirap at dusa na kanyang napagdaanan. Amen. Ayan.
ang pain, ang suffering, ay nababago ang pananaw. Nagkakaroon na siya ng ligaya. Bakit? Merong isang sanggol na iniluwal sa sanlibutan. Sa ating buhay, i-translate na sa ating buhay, marami rin tayong mga karanasan ng pagtatangis. Maraming mga karanasan ng paghihirap at dusa. Sa ebanghelyo natin ngayon, ang mga tao, sinabihan ni Jesus, ang mga apostol, tatangis kayo. Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati. Ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Ayan. Ito ang kabalintunaan ng buhay. Ang Poong Nazareno ay tigib ng hirap at dusa sa krus. Ang mga apostol, hindi maunawaan ito. Bakit? Gumuho ang kanilang mga pangarap sa buhay nung si Jesus ay napako sa krus. Gumuho ang kanilang mga plano sa buhay. Bakit? Ang kanilang leader, si Jesus, nawala na. Ngayon iiwan na naman sila. Kaya marami silang mga katanungan. Katanungan sa kanilang buhay. Pero sabi ng Panginoon, huwag kayong mangamba kung kayo ay maging tapat sa akin. Sabi niya, hindi na kayo kailangan magtanong sa akin sa araw na iyon. Kung kayo nakaangkla sa akin, sabi ng Poong Nazareno. Kaya huwag tayong bibitaw, huwag tayong hihiwalay sa Poong Nazareno. Ang pagtatangis na nararanasan natin o anumang mga hirap at dusa ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na tayo ay tuksohin, na tayo ay mag-alinlangan, na tayo ay magtanong. Yan. Nung si Jesus ay namatay sa krus, maraming katanungan ang mga alagad niya. Maraming mga alinlangan. Sila ay naging tuliro. Sila ay naging nalito sila. Sila ay natakot. Lahat ay nawala. Kaya nga, sabi sa kanilang Panginoon, huwag kang matakot sapagkat hindi ko kayo iiwan. Panandalian lang yan na mga mangyayari sa inyo. Yan. Si Jesus po Nazareno ay tapat sa kanyang pangako. Hindi niya iiwan ang sino man. Amen. Yan. Marami tayong mga tanong sa buhay. Marami tayong mga alinlangan. Oo, ang mga plano natin, hindi nasusunod. Oo. Eh bakit? Hindi yan ang kalooban ng Diyos. Ang mga plano natin, gusto natin matupad sa takdang panahon, ayon sa aking panahon, ayon sa aking kaisipan, ayon sa aking disenyo. Pero ang plano ng Diyos ay hindi sadyang ganyan. Kaya sa pagkakataon na ang buhay natin nagkawendang-wendang na, sa panahon na tayo ay nagkagulo-gulo na sa pamamagitan ng ating pagsuway sa kanyang kalooban, nagkasala tayo, nahumaling tayo sa masasamang bisyo, ano ang remedyo? Ano ang solusyon? Magtika. Magbalik loob sa Diyos upang bumalik tayo sa kanyang landas. Yan. O kaya naman, ang ating buhay ay nagiging mahirap. Ang ating ugnayan sa pamilya, ang ating mga plano, hindi na napipinta, lumalabo na. Kaya nga, sabi sa Ebanghelyo ngayon, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Anong ibig sabihin ito? Katulad ng childbirth, ang pagpanganak. Una, mahirap, masakit, pero kalaunan,
nilulang bata, napapalitan ang hirap at dusa ng galak ng saya. Ayon, ang sakit at dusa nagdadala ng kakaibang ligaya. Nararanasan natin ang saya, nararanasan natin ang presensya ng Diyos. Kaya kailangan natin ng pasensya, patient endurance. Habaan natin ang pisi ng ating isipan, pisi ng ating pasensya, pisi, baliktarin, isip. Oo, pisi ng pasensya, habaan. Sa mga panahon na tayo ay nawawala ng gana, wala na tayong appetite magdasal. Sa mga panahon na tayo ay tinatamad, gumawa ng tama. Sa mga panahon na hindi na tayo interesado, gumawa ng dapat gagawin sa ating trabaho, sa ating mga tungkulin, hindi na natin nagagampanan ng tama at wasto. Sa mga panahon na ayaw natin magpatawad, sa mga panahon na tayo ay nagiging makasarili. Ito mga bagay na ito nangyayari sa atin. Pero huwag tayong bumitaw. Huwag tayong manatili sa sitwasyon na yan na hindi nagdadasal. Ayaw gumawa ng tama. Patuloy na nagkakasala. Bakit? Ito ay paraan sa buhay pananampalataya na malampasan ito. Ang Panginoong Poong Nazareno ay hindi siya huminto, nadapa siya, pero bumangon patuloy sa paglalakbay sa Monte Calvario. At sa pagdating ng panahon, namatay siya, muling nabuhay. At siya muling nabuhay, siya ay nagbigay ng pangako, tinupad niyang pangako niya sa kanyang mga apostol, hindi niya iiwan ito. Ayan. Kaya merong ligaya sa pagsunod sa ating Poong Jesus Nazareno. Mga kapatid, may mga kaunsili ako. Isang kaunsili lumapit sa akin. Isang babae, malapit na mag-retire. Ang buhay niya, nagkawindang-windang. Oo, ang dami niyang mga nagawang hindi maganda. Maraming mga maling desisyon sa buhay niya. Siya ay naging magulo ang buhay. Pero nagkaroon siya ng pagkakataon magbalik loob sa Diyos. Bakit? Siya ay nagka-cancer. Fourth stage cancer, breast cancer. At siya ay nagpapa-chemotherapy. At nung natuklasan niya na siya ay may chemo, na may cancer, nagbago ang kanyang pananaw. Bakit? Nagtika siya. Nagsisi siya. Tinalikuran ang buhay makasalanan at sumunod sa Poong Nazareno. Ano mang hirap at dusa, sabi niya, mahal na mahal kita, Panginoong Jesus Nazareno. Babawi ako. Babawi ako sa mga panahon na ako ay nagkasala. Ngayon, babawi ako. Pupunta ako sa Quiapo kada Biyernes. Magdadasal ako gabi-gabi. Ang mga kaaway ko, patatawarin ko. Ang aking gawain sa bahay, gagalingan ko. Ang mga tao na nangloko sa akin, patatawarin ko, ipagdadasal ko. Anong epekto niyan sa kanyang sakit? Ang mga kasamahan niya na nagka-chemotherapy, namatay na. Sumakabilang buhay na. Pero siya, buhay pa. Bakit? Kahit mahirap, sinunod niya ang utos ng Poong Nazareno na magpatawad, magdasal ng taimtim, at gumawa ng tama at galingan ang kanyang tungkulin sa estado ng buhay niya. Kaya nagkaroon siya ng inner joy, nagkaroon siya ng galak, ng saya, ng tuwa sa kabila ng kanyang pinagdaraanan ng mga pagsubok, lalo na ang cancer, fourth stage. Malakas pa siya, pero ang mga kasamahan niya namatay na. Palakpakan ang Poong Nazareno. Mga kapatid, sa pagtatangis natin sa buhay na ito, kung ito ay ayon sa kalooban ni Kristo, ito ay magdudulot sa atin ng bendisyon, magdudulot ng blessing. Bakit hindi tayo nawawalay sa Poong Nazareno? Kaya Panginoon Jesus Nazareno, ang ating Poong Nazareno, tayo nandito, binibigyan tayo ng pagkakataon na
magkaroon ng matatag na pananampalataya, magkaroon ng matibay na pananalig sa Kanya. Kaya anumang mga pagsubok meron tayo sa buhay natin, sa araw na ito, sa mga linggong ito, huwag bumitaw, huwag sumuko, sapagkat ang pagtatangis natin ay katulad ng pagtangis ni Jesus sa krus. Hindi siya bumitaw, hindi niya nilubayan ang tiwala, ang pananalig sa mahal na Diyos Ama. At ang mahal na Diyos Ama ay kinasihan siya ng banal na Espiritu at naging matatag at naging maayos ang nangyari sa buhay niya. Kaya po ang Jesus Nazareno, nandito ang iyong bayan, nandito ang mga deboto-debota. Patatagin mo ang aming pananampalataya. Patibayin mo ang aming pananalig sa iyo. Na huwag kami sumuko, huwag namin lubayan ang utos mo na gawin ang tama, gawin ang wasto. Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Poong Jesus Nazareno, kahabagan mo kami.